Welcome back dito sa channel natin. Pupunta tayo ngayon sa Makati City. Magbibigay tayo ng update sa iba't ibang mga bagong super tall buildings na tinatayo doon. Dati kitang-kita yung skyline ng Makati City mula dito sa may Magallanes. Kaso may mga high-rise residential building na rin dito, kaya natakpan na yung view. Ang Ayala Center ngayong 2024 ay magkakaroon ng major redevelopment. Isang bagong luxury residential building ang tinatayo ngayon dito sa may Ayala Avenue. Ito ang una nating pupuntahan, ang The Estate. Ngayong simula na ng summer 2024, ito na ang latest na progress sa bagong The Estate development. Ito ay joint venture project ng SMDC at ng Federal Land. Nasa tapat lang ito ng entrance ang Glorieta along Ayala Avenue. Katabi ng isa pang high-rise building ang Discovery Premia. Kapag natapos na ang The Estate Makati, magkakaroon ito ng 54 na floors. Mas mataas lang ng konti dito sa Discovery Premia. Ito ay luxury residential building kung saan magkakaroon lang ng 188 units, 2 bedroom, 3 bedroom at 4 bedroom. Puntahan pa natin ang iba pa mga super tall buildings na tinatayo dito sa Makati City. Isa sa maganda dito sa Makati ang kanilang mga underpass. Kung ganito lang sana kaganda ang lahat ng mga underpass dito sa Metro Manila. Ano sa tingin nyo kung dito kaya dinaan sa Ayala Avenue ang MRT3 papunta sa may Buendia LRT? Pwede pang i-extend hanggang sa Rojas Boulevard. Yun yata yung original plan eh, kaso hindi natuloy. Anyway, marami pa mga ongoing na development na ginagawa ngayon dito sa Makati City. At makikita naman natin dito na naghalo na
yung mga luma na brutalist designed buildings at ang mga bago na glass building. Tapos na pala yung bagong strip dito sa gilid ng Ayala Triangle Gardens. Napakaganda na dito at iba't iba mga restaurant ang nagbukas na. Bukod pa sa mga restaurant, meron din mga cafe. Ang Ayala Triangle Gardens ang pinaka-central park dito sa Makati City. Napaka-well-maintained din ang park na ito. Kailangan pa talaga natin na maglagay ng mas maraming park dito sa Metro Manila, lalo na ngayong summer, napakainit. At kailangan ng mga tao na lumabas ng bahay. Dito rin sa Ayala Triangle, makikita ang Tower 2. Ito yung building na gagamitin ng Mandarin Oriental Hotel. Tingnan natin doon sa harap kung bukas na ba ang hotel na yan. Maganda rin yung architectural design at landscaping dito sa Ayala Triangle Gardens Tower 2. Yung isang building naman ay isang premium office tower.
So ayan guys, hanggang sa ngayon sarado pa at hindi pa operational ang Mandarin Oriental Hotel. Dito naman tayo sa May Makati Avenue, corner Paseo de Rojas. Dalawang ultra luxury residential building ang itinayo dito, ang Park Central Towers. Ito pala ang most expensive residential building project ng Ayala Land. Nasa 20.5 billion ang budget sa proyektong ito. Ang Park Central Towers ay isang ultra-luxury residential building. Ibig sabihin, sobrang mahal na mga units na binibenta dito. Low density din, ibig sabihin konti lang ang mga units sa bawat floor. Ang South Tower ay may 69 floors. At ang North Tower naman ay may 56 floors. Magkakaroon din yata ng commercial areas dito sa baba ng Park Central Towers. Dito naman sa kabila, abangan pa natin kung kailan magbubukas ang Mandarin Oriental Hotel. At finally, dito sa kanto ng Ayala Avenue at Paseo de Rojas, ongoing na tinatayo ngayon ang magiging bagong headquarters ng BPI. So ayun guys, makikita naman natin, ginagawa na ang bagong BPI Tower. Medyo matagal pa bago matapos ang proyektong yan na inaasahan na makukumpleto sa taong 2029 at magbubukas sa taong 2030. Napakaganda at world class din ang design ng bagong BPI Tower. Anyway, anong masasabi nyo sa mga bagong development na ginagawa dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!